So, ayun na nga, dumating na nga ating order. Ayan, bubuksan na natin. Ito si Shopee. At maganda naman ako sa kanya. Kaya, nakakapang mayaman style chart. Kahit hindi ka mayaman. So, ito na nga siya. Siyempre, may meron siya magandang packaging with bubbles. So, ayan, ilog-alog. Baka abnoy char. So, ito, open na nga natin. Medyo mahirap siyang buksan. Pero, manisip ko, ba't hindi ako gumamit ng gunting. So, ayan, open na nga natin siya. Ito na, tanggalin natin ng tape. So, yun na nga unang bungad box. So, eto na yung box DIY clock. So, eto yung DIY clock natin. Na-inorder ko sa Shopee. So, ayan, bubuksan na natin. Excited ako. Pero, hindi lang pala niya, no? Kala ko yung malaki. Kasi nakita ko yung Shopee. Okay, pero syempre, titignan na natin paano ito gawin. So, eto na nga. Binuksan ko na nga ang box ng padahan-dahan with its motion chart. So, eto na. Ang tagal. So, ayan. Wow, bilog. So, eto pala yun. So, maganda siya. Kahit di ko pa na-check. So, eto. Meron siyang isang bilog. Tapos, eto yung kanyang kamay. Ayan. And, okay, pasayin natin yung box para malaman natin kung paano gawin to. First time, diba? So, hindi ko talaga alam kung paano to. Para akong alien. So, ayan. So, syempre, binasabasa ko pa instruction. Kunyari, char. Eto, may nakita ang kulay puti. Ano kaya to? Tinitignan ko sa likod. Kaya to. Ayan, oh. Hiniisip ko para saan to. So, kaya nilalagay ito. So, syempre, yung kamay doon. At etong... Ito yung didikit sa dingding, tapos ito yung pangsukat, syempre. Ito yung nagkakita ko sa inyo, ang cute, ang galing. So, ito yung pangsukat niya para tumama din sa minutes, ayan. Diba, sa mga oras, sa mga ilalagay nating number sa gilid niya para sa kamay po ng relo. So, maganda ang galing, nakakatuwa. Umiikot siya, diba? Wow, ang cute naman. Tapos, ito yung mga ididikit, may mga numbers, wow. So, may pumapasok na sa utak ko. So, ayan na nga. And then, ang dami naman niya. Ito, wow. So, kompleto naman yung numbers niya para sa gilid niya. So, okay naman siya, maganda. Ito, okay. Pero talagang naguguluhan ako eh. Kaya gamit. So, tignan ko kung meron pa sa tubo. So, ito, siyempre, instruction. Kaya tinitignan ko kung nasan, para saan itong puting ito. So, ay gagamitin ito. Naisip ko. So, ito rin, siyempre, lagayan ng battery. Siyempre, wala pa akong battery kaya bibili ako. So, ito. Bumili na nga ako ng battery. So, ilalagay na natin. Siyempre, check natin kung gumagana. So, ayan. Habang chinecheck ko siya, syempre pakikinggan ko kung umiikot. May narinirinig ako na tik-tik-tik-tik. Diba? Okay naman siya. May natunog. So, ayan. Simulan natin siyang i-assemble. Okay? Inun akong kunin yung puting bilog na ididikit daw dito sa dingding. So, syempre pinapukpo ko siya. Hindi ko siya mapukpok. Ano ba to? Para saan ba to? So, yun, nagmahal ako ng pako. Mas mabilis pa kami pala ako ng tusok. O, ayan. Diba? So, pako na lang. Just me, yung marimar. Sa bagalang yung puting yun. So, eto na nga. Syempre, magdidikit na tayo. Unahin natin yung kamay. So, ito. Ito yung kamay ng relo. So, ayan yung may oras, may minutes, at may segundo. So, syempre, ilalagay muna natin yung pinakang maliit. Kasi yun nasa instruction. Syempre, kahit sino naman, diba, unahin mo yung maliit. So, ayan, ilalagay natin yung maliit. Susuot natin ng ganyan. So, hindi ko alam kung paano isusuot to. Diyos mo, marimar, ayaw niya sumuot. Paano ba yan? So, eto na nga. Pinatong ko lang muna siya. Ano ba yun? Bakit pa may mali? So, baliktad pa. So, baliktad yung diin. So, ayaw niya kasi talagang sumuot. O, kailangan niya diinan. Yun, yun, natatakot ako. Baka masira. So, eto. Sige, tatry natin diinan siya. So, ayan na nga. Hala! Ayaw niya talaga. Paano kaya ito? Baka masira. So, hindi naman siguro. So, ayan. Sige, tatry ulit natin. So, i-try ko kaya ipatong ito. Baka mag-lock. So, ayan. So, hindi pwede. Hala, ayaw niya magsuot. So, syempre, anong gagawin ko dito? Ayaw niya magsuot. Ayaw kaya butas na isip ko. Pero, tsaka, baliktad ko kaya ulit. Pero, hindi talaga pwede nakabaliktad. Ang pangit, diba? Silver, tsaka gold. Pero, parang hindi naman ganun. So, sige. Ipilitin na lang natin. Sige, tingnan natin. Ay, nabagsak talaga siya. Hindi siya pwede. Ano ba yan? Nakaka-alien naman ito. So, anong gagawin ko? Syempre, babasahin ko ulit. Wala talaga. Hindi ko lang kapagawin. Kasi bumabaliktad siya eh, parang bumabagsak. So, hindi ko alam kung paano siya ikabit ng una.
So, ayan. Sige nga, basahin pa natin kunwari yung ano, instruction. Baka may mamasaga pa kung balita. So, sige, baliktad ulit natin kasi talagang ayaw niya. So, pipilitin na lang natin siya ikabit. So, dahil hindi ko maikabit, ilalagyan muna natin siya ng sukat. Ayan. So, sukatin na lang muna natin yung mga numbers niya. Start tayo sa 12. So, ayan. So, ganyan kataas. So, kailangan ko yata ng bangko para mataas ako kasi hindi ko talaga siya maabot. Hoy, ay mga bangko. Ayan. So, syempre, unahin natin yung 12. Ayan. Tatanggalin natin yung sticker niya. Ang ganda. Madikit siya. So, ganito yung tsura niya. Siyempre, kailangan ko ng bangko. Ayan, char. Dahil sa ating napakataas na height, hindi natin abot. So, ayan na nga. Tatanggalin natin yung number 1 kasi nailagay na natin si number 12. Char, hindi lang makita sa camera kasi ang gulo-gulo. Ayan. Oh, at last, nagawa ko na nga yung kamay niya. Hindi ko na napakita sa camera. Kala ko naka-video, hindi pala. Exciting sana yung paglalagay ko ng mga kamay niya. Nakakainis. May humaharap dito sa lagotan. Hindi ko na mapag-edit ng ayos. So, ayan nga. So, kinabit na nga natin siya dito. So, nag-lock naman pa siya. Kailangan na talaga niya i-diin na igi dun sa bilog niya. Ayan. So, ayan na nga. Galing yung galing. So, eto na siya. Lalagyan natin yung ating battery. So, ayan. Unang sabak. Ayan. Diba yan? Pagpapasok lang ng battery, di ko marunong. O, umayos ka. Ayan, natanggal tuloy yung kamay. Dahan-dahan naman. So, ayan. Ipasok natin ng dahan-dahan ang baterya. Ayan. Tapos, syempre, check natin siya kung umaandar. Ay, hindi yan. Parang baliktad yata yung battery ko. So, syempre, baliktad yung battery ko. Tangi-tangi. Ayan. So, tanggalin natin. Tapos, baliktad natin yung ating battery. Syempre, oh, gag. So, ayan. Nalagyan na natin siya. So, check natin. Kung tama na yung battery natin, nagtumagalaw na nga ang kamay. Ayan. Wow, ang ganda. Ang galing. Gumagalaw na yung kamay ng orasan. So, syempre, lalagay na natin siya sa ating dingding. Ayan, oh, na yun yung pag-ginawa ko mga numbers. Diba? Ang ganda na kapang mayaman, char. So, ayan na nga. Ang ganda-ganda. Exciting. So, ilalagay na natin ang relo. So, yun na. Para matapos na. Chachan! Ayan na nga. So, finished product. So, ang ganda. Nakakapang mayaman. Kahit hindi ka mayaman. So, ayan. Order na kayo sa Shopee. So, ayan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Click like and share. And don't forget to click the notification para updated kayo sa aking mga video.